Kumusta na po kayo mga kapatid ko sa pananampalataya? Babatiin ko lang muna ang mga kapatid natin na nasa abroad at sa mga kapatid nating mga Ilocano sa Luzon at sa mga kapatid natin na nasa Maynila, sa Visayas, lalong-lalo na sa Bohol, sa Cebu at dito sa Mindanao. Ngayon, magtatagalog po ako para maintindihan ng mga kapatid natin na nasa Luzon, especially ang mga Ilocano. Kumusta kayo dyan, kakapsat? Naimbag na bigat yung apo. Siguro ang ganito na lang gagawin natin, ihalo-halo na lang natin Tagalog, Bisaya, may konting English para maintindihan ang karamihan. Pero dispensa lang sa mga hindi marunong makaintindi o hindi makaintindi ng Tagalog, yung mga taong English speaking, siguro sa susunod na lang, no? Sa ngayon, priority ko muna yung mga Pilipino na maintindihan nila ang salita ng Diyos. Ako po si Reverend Patrick at ang topic ko, ang topic natin ngayon sa araw na ito ay tungkol sa isang katanungan kung bakit babae ang tawag ni Jesus sa kanyang ina na si Birhen Maria. Dito sa Biblia, ginang. Sa Bisaya kasi, sa Bisaya na Biblia, babae. Sa Tagalog, ginang. Maraming nagtatanong kung bakit walang respeto daw ang ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang ina na si Birhen Maria. Dalawang beses na sinabi ni Jesus sa kanyang ina na babae. Ang una ay nasulat ito sa Juan Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang sa 12, yung tungkol sa kasal sa Kana. Pangalawa, yung nasa Juan Kapitulo 19, versikulo 26, yung panahon na kung saan si Jesucristo ay pinako na sa krus. So dalawang beses lang niya binanggit yung babae. Pero maraming nagtataka kung bakit walang respeto yung Panginoong Jesucristo sa kanyang ina. Alam niyo mga kapatid, meron kasing gustong ipapahiwatig ang ating Panginoong Jesus kung bakit tinawag niyang babae o ginang ang kanyang ina na si Birhen Maria. Hindi ito ibig sabihin na wala siyang respeto. Meron kasing malalim na kahulugan kung bakit tinawag niyang ginang o babae si Birhen Maria. Pero hindi naman siguro sa lahat ng panahon tinawag niya na ginang o babae ang kanyang ina. Kasi dalawang beses lang binanggit dito sa Biblia. Hindi lahat ng panahon. Uulitin ko, merong kahulugan kung bakit babae o ginang ang tawag niya sa kanyang ina dito sa kasal sa Kana at saka doon sa nung panahon na ipinako na siya sa krus. Kung titingnan natin yung scenario, the first miracle performed by Jesus Christ was in Kana, yung kasal sa Kana. At saka, yung pangalawang beses na sinabi niyang babae
or ginang nung panahon na kung saan ipinako na siya sa krus. So, dalawang senaryo lang yon. Kasal sa Kana at sa nung sa panahon na ipinako siya sa krus. Ngayon, ano bang ibig sabihin nito? Balik tayo sa Genesis chapter 3 verses 1 to 24. Yung panahon na kung saan nagkasala yung tao. Diba, sa story dyan sa Genesis sa chapter 3 verses 1 to 24, inalok si Eva nung ahas na kumain sa prutas, sa isang bunga o prutas ng isang kahoy, na kung saan ang kahoy na ito ay ipinagbabawal ng ating Diyos. Sabi kasi ng Diyos sa kanila, huwag niyong kakainin ang prutas, ang bunga nitong kahoy na ito. So, ibig sabihin doon sa paraiso, sa Garden of Eden, lahat naman, iisang kahoy lang, iisang punong kahoy lang ang ipinagbawal ng ating, ng Diyos, na hindi nila dapat kakainin ang bunga, ang prutas sa kahoy na yon. And it so happened na itong ahas, alam naman natin na itong ahas, ito yung si Satanas. Ang ahas ay inudyukan niya si Eva na kumain sa bunga ng kahoy na yon. So, ibig sabihin, nagkasala si Eva kasi kumain siya eh. At nung kinain na niya yung ano, yung prutas, mansanas, inalok din niya si Adan na kumain. So sabi ni Adan kay Eva, bakit ka kumain yan? Ipinagbawal yan. Sabi naman ng babae, si Eva, sabi nung ahas eh, hindi man daw tayo magkakasala. Pero si Adan, wala nang magagawa eh. Kasi yun na, nangyari na. Ayaw din niyang iwanan si Eva. So, dahil mahal niya si Eva, asawa niya si Eva, kumain na rin siya. Para kung parusahan man si Eva, kasama na rin siya. Kasi pag hindi siya kakain sa mansanas na yon, ay pwedeng si Eva lang ang parusahan ng Diyos. Si Eva lang kasi ang nagkakasala. Sa Bisaya yan, nag-unungay, no? Niunong si Adan kang Eva. Kay asawa man niya. Hindi niya pwedeng pabayaan si Eva. Kasi pwedeng palay. Kasi ang mangyayari is, paparusahan si Eva, maaring maghiwalay silang dalawa. Pero ayaw ni Adan na maghiwalay silang dalawa, so minabuti na lang niyang kainin din yung mansanas para dalawa na lang silang magkakasala. Yun nga, nung nagkasala na yung tao, nagkasala na si Adan at si Eva, siyempre, guilty na sila. Nung hinanap sila ng Diyos, nagtago sila. So, nung narinig ni Adan yung boses ng Diyos, siyempre, nagkaroon na siya ng takot. Nagkaroon na ng takot yung tao kasi pumasok na yung negatibo, yung negative doon sa kanilang pagkatao. Kasi nung pag-alok ni Satanas, nung ahas, nakainin yung bunga, para na rin tinanggap ni Adan at saka ni Eva ang
kagustuhan ni Satanas, kagustuhan ng ahas. So nung kinain nila yung mansanas, pumasok na rin yun sa katauhan ni Adan at saka ni Eva, ang negative, ang malis, pumasok na yung malisya, naging malisyoso na sila. Pumasok na rin yung takot. Yun ang nangyari pagkatapos nilang kinain yung mansanas. Dapat hindi sila matatakot sa Diyos. Dapat hindi sila magkaroon ng malisya. Kasi nung napansin nila na hubad sila, parang nahiya sila sa isa't isa. At nung napansin o narinig nila yung boses ng Diyos, natakot sila at nahiya na rin sila sa Diyos kasi hubad sila. So, andoon na yung negative, yung pag-iisip na negatibo pagkatapos nung kinain nila ang mansanas. Kasi inosente sila eh. Inosente sila. Hindi nila, wala sa kanila yung malisya, wala sa kanila yung takot. Pero nung kinain na nila ang mansanas, nagkasala na sila, doon na nagsimula ang malisya, ang takot, ang negatibong, the negative feelings, yung negative mind, negative thinking. Pumasok na yung negative thinking, negative feelings. So ngayon, nung tinawag na ng Diyos si Adan, na nagtago si Adan at saka si Eva, so nagtaka yung Diyos. Bakit kayo, nasaan ka na Adan? Sabi ni Adan, nandito kami, Panginoon, nagtago kami. Bakit kayo nagtatago? Natakot ka sa kami, nahiya kami sa iyo. So, ganun, negative na yung, yung interaction ni Adan doon sa Diyos. So, nagtaka yung Diyos. Siguro, kumain kayo sa ipinagbabawal kong, prutas. Sabi naman ni Adan, sagot naman ni Adan sa Diyos, kasi itong babae na binigay mo sa akin, siya ang dahilan. Sabi naman ng babae, kasi yung ahas. So, nagalit ang Diyos. Dahil lumabag sila at sinuway nila ang kagustuhan ng Diyos. Siyempre, nagkasala na sila. So, ayun, pinarusahan sila ng Diyos. Dito natin makikita na ang babae ang siyang dahilan kung bakit nagkasala ang lalaki. At dahil dyan, pinarusahan sila at pinalaya sila sa paraiso. Pero bago sila pinalayas, may sinabi ang Diyos sa kanila. Itong sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang sabi ng Diyos dito, ito'y tungkol sa yung tungkol sa babae at saka sa ahas. Sabi niya dito, kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot binhinyay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. So there is an enmity between the woman and the serpent. Magkaaway dahil nga sa pangyayari. Ang sabi ng Diyos, angkan ng babae at saka yung angkan ng ahas ay magkaaway. Tutuklawin ng ahas ang sakong ng mga angkan ng babae at dudurugin naman ang ulo ng ahas, dudurugin naman sa angkan ng babae.
So, ibig sabihin magkakaaway na, ang dalawa. Pati na yung mga angka nila. Mga kapatid, ito yung scenario na idugtong natin o i-compare natin doon sa kasal sa Kana. Babasahin natin ito sa Juan or John chapter 2 verses 1 to 12. Ang kasalan sa Kana. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Kana, Galilea. So yung Kana nasa Galilea, yung Galilea is a province. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan na sila ng alak. Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Do'y may anim na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan," at pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, "Sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, "Ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka na inihahain ang matabang na uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Kana, Galilea, ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ito yung pinakaunang milagro na ginawa ni Jesus doon sa Kana. Ngayon, ang nangyari kasi dito ay naubusan ng alak yung mga tao. So, concern lang si Blessed Virgin Mary, si Maria. Concern lang siya. So, lumapit siya sa kanyang anak na si Jesus at sinabi niya yung problema. Sabi niya, naubusan na sila ng alak. Dahil napansin ni Maria na nangangailangan ang mga tao ng alak, so kumbaga pa parang inutusan niya si Jesus dito na gumawa ka ng paraan para magkaroon sila ng alak. Nang ganon, bilang isang ina, inutusan niya yung kanyang anak. Pero ang sagot ni Jesus kay Maria, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang." O dito na, hindi nanay ang sinabi niya, hindi mother ang sinabi niya, kundi ginang. Ibig sabihin babae or woman sa English. Kumbaga pa, bakit ganito ang sagot ng ating Diyos? Bakit ganito ang sagot ni Jesus? Parang wala siyang respeto sa kanyang ina.
Mga kapatid, hindi natin dapat i-misinterpret ang Panginoong Hesus dito. May ibig sabihin o may gustong ipapahiwatig ang Panginoong Hesus dito. Alam niyo kasi, si Jesus Christ at saka si Blessed Virgin Mary, ang bagong Adan at ang bagong Eva, the new Eve, the new Adam and Eve, nagkasala si Adan dahil kay Eva. At naging makasalanan na ang sangkatauhan, ang lahat ng mga tao sa mundo dahil din sa kanila. Yan ang tinatawag na inherited sin sa Bisaya, salang panulundon. So lahat ng angkan ni Adan at saka ni Eva ay makasalanan. Lahat tayo, dahil mga angkan tayo ni Adan at saka ni Eva, ang unang parents natin. So meron tayong yung tinatawag na sa English na inherited sin, no? Sa Bisaya, salang panulundon. So napamana 'yun eh. Napamana. Ang kasalanan ni Adan at saka ni Eva, napamana sa mga angkan. At dahil diyan, kailangan tayong bautismuhan at maniwala sa Panginoong Hesukristo para mapatawad yung original sin, yung inherited sin. Ibig sabihin, naging makasalanan ang mundo, naging makasalanan ang sangkatauhan dahil kay Adan at saka si Eva. At ang pulot dulo nito ay si Eva. Si Eva ang naging dahilan. Ngayon, dito sa kasal sa Kana, ipinapahiwatig ng ating Panginoong Hesus dito na si Birhen Maria, ang kanyang ina, ay ang bagong Eva, the new Eve. Kaya nga, ginang o babae ang tawag niya dito kay Maria. Dahil si Maria ang bagong Eva. Si Maria ang tutubos sa nasirang imahe ng babae. Ginamit ni Jesus ang salitang babae, hindi Eva ang ginamit niya, kundi babae. Dahil ito yung pangalan ni Eva doon sa paraiso. Babae ang tawag ng Diyos kay Eva. Babae din ang tawag ni Adan kay Eva. Kailan ba naging Eva itong babae? Tinawag ni Adan na Eva itong babae nung panahon na lumabas na sila o pinalayas na sila sa paraiso. Nasira ang imahe ng babae dahil kang Eva nung nagkasala si Eva doon sa paraiso. Ngayon, andito na yung bagong Eva, the new Eve, si Birhen Maria. Kaya nga tinawag natin siyang sa Bisaya, bulan ka sa tanang mga babae. Bulan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Pinupuri natin ang Birhen Maria dahil iba siya sa lahat ng mga babae. Siya ang bagong Eva. At dito sa senaryong ito, sa kasal sa Kana, siya yung mismo lumapit kay Jesus at humingi ng pabor para sa mga tao na nangangailangan, na may pangangailangan. At ang
purpose ni Maria dito ay bali ang approach ni Maria dito ay positive, may positive result. Ang pabor na hiningi niya kay Jesus ay para sa ikabubuti ng karamihan. Doon sa panahon ni Adan at saka ni Eva doon sa paraiso, si Eva ang lumapit ka Adan at inalok na kumain sa mansanas. Negative ang ano niya, ang purpose eh. Bali ang outcome sa pag ano niya, pag-alok kay Adan ay negative. Kasi inalok niya kumain sa mansanas eh, para magkapareho na silang magkasala. Whereas dito naman sa kasal sa Kana, yung pabor na hiningi ng ating ni Virgin Maria ay para sa ikabubuti ng karamihan. Positive. Sagot naman ng ni Jesus kay Maria, huwag mo akong pangunahan, ginang. Ang ibig sabihin dito ay, alam naman ang ating Panginoong Jesus ang pangangailangan ng mga tao. Ang ipinapahiwatig niya dito na hindi na kailangan na diktahan pa yung lalaki kasi doon sa paraiso, nadiktahan ang lalaki. Nakinig yung lalaki sa babae. Si Adan, nakinig kang Eva. Nadiktahan siya ni Eva eh. Kumain ka nito, kainin mo itong mansanas na to kasi kumain din ako eh. So, dito sa kasal sa Kana, ayaw na ni Jesus na diktahan pa yung lalaki ng babae, diktahan ng babae ang lalaki. Kaya sabi niya, huwag mo akong pangunahan, ginang. So, ito yung unang senaryo sa kasal sa Kana na ipinapahiwatig ng ating Panginoong Jesus na si Maria ay ang bagong Eva, the new Eve. Ngayon, ang pangalawang senaryo na tinawag ni Jesus ang kanyang ina na babae nung panahon na ipinako siya sa krus sa Juan Kapitulo 19, versikulo 26. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, ginang, narito ang iyong anak. At sa versikulo 27, sinabi din niya sa alagad, narito ang iyong ina. So, ginang, babae, hindi pa rin nanay, hindi pa rin mother ang sinabi niya. Ginang. So, bakit ganito? Dahil ipinapahiwatig pa rin ng ating Panginoong Jesus dito na si Virgin Maria ang bagong Eva, the new Eve, na kung saan mission accomplished na. Ito yung realization o fulfillment sa sinabi doon sa Genesis, sinabi ng Diyos doon sa ahas at saka sa babae sa Genesis chapter 3 verse 15 na magkaaway ang babae at saka yung ahas pati na rin yung mga angka nila. At yung sinabi ng Diyos na kakagatin, tutuklawin o kakagatin yung sakong sa angkan ng babae, kakagatin o yung sakong, ibig sabihin yung ahas ang kakagat sa sakong sa angkan ng babae. Yun ang ibig sabihin na siyempre lilinlangin, tutuksuin ni Satanas ang mga angkan ni Eva. At dyan din sa angkan ni Eva, may dudurog sa ulo ng ahas. At si Panginoong Hesukristo ay nasa angkan ni Eva. At siya yung dumurog sa ulo ng ahas. Si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang pagpapasakit sa krus, sa pagpapako niya sa krus,
nadurog ang ulo ng ahas. Di ba ang purpose kung bakit nagpakamatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus upang sa English pa, to save us from the bondage of sin. At yun ang victory. Nagmadaubon si Jesus o si Birhen Maria tungod kay gisakripisyo ni Hesukristo ang iyang kaugalingon para tubuson ang katawhan ikan sa paglunang sa sala. So the purpose of why Jesus Christ died on the cross to save us from the bondage of sin. At yun ang paraan ng ating Panginoong Hesus na durugin yung ulo ni Satanas. At dahil victory na nga, ipinako na siya sa cross, talo na si Satanas. At dito yung ending, doon sa kasalsakan na yun ang beginning. At dito naman yung ending. At sinabi ulit ni Panginoong Hesukristo doon kay Birhen Maria, ginang o babae, inulit niya eh. Ang pinakaunang pag-mention niya na babae o woman doon sa kasalsakana na kung saan doon niya ginawa ang pinakauna niyang milagro. So ibig sabihin doon sa kasalsakana, yun ang unang pagministeryo ng ating Panginoong Hesus. Dahil doon siya unang gumawa ng milagro. Dito naman sa ano sa John chapter 19 verse 26, ito na yung ending sa story of salvation, na mission accomplished, ito na, tapos na. Kaya sinabi niya doon kay Birhen Maria, ginang, narito ang iyong anak. At sinabi din niya doon sa isa kanyang alagad na si Juan, narito ang iyong ina. So ina na ang sinabi niya, hindi na ginang. Nung sinabi niya kay Birhen Maria na narito ang iyong anak, ginang ang pagka-address niya kay Maria, ginang, narito ang iyong anak. Pero nung si Juan, na kanyang alagad, ang sinabihan niya, ganito na ang pagkasabi. Narito ang iyong ina. Ina na. So ibig sabihin, gusto niyang ang si Juan, na kanyang alagad, ay respetuhin itong si Birhen Maria. Ganito kasi yun, mga kapatid. Si Juan na alagad ni Jesus, si Juan John the Apostle, siya yung nagre-representa sa sangkatauhan. Siya ang nagre-representa sa lahat ng mga tao sa mundo. Siya yung nagre-representa sa angkan ni Adan at saka ni Eva. Kaya sinabi ni Jesus sa kay Birhen Maria, narito ang iyong anak. Hindi ibig sabihin na si Juan lang yun, iisa lang. Si Juan doon ay nagre-representa sa sangkatauhan. Ibinilin ng ating Panginoong Hesus ang sangkatauhan na kanyang tinubos doon kay Birhen Maria. Ang lahat ng mga tao sa mundo na makasalanan ay tinubos ng ating Panginoong Hesus. Sa Bisaya, pagiluwas sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa iyang pagpalangsang sa krus. Kapa, ito ay isang turnover ceremony. Para bang ito turnover, hindi lang parang ha. Ito turnover talaga ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga taong na kanyang tinubos doon kay Birhen Maria, kaya sinabi niya, woman, ginang, woman, this is your son, ginang, narito ang iyong anak. Sa Bisaya, pagibilin ni Hesukristo ang katawhan ngadto kang Maria.
It is a turnover ceremony. Na babae, ibili na po diha sa imuha ang mga tao nga akong gitubos. But pasabot nga si Birhen Maria na ang mag-amuma sa katawahan nga gitubos sa atong Ginoong Hesukristo. O pag-ingon niya kay Juan nga iyang alagad, aniha ang imuhang inahan. Narito ang iyong ina. Ina na ang iyang gigamit. But pasabot nga, giawhag usab niya ang katawhan nga respetuhon o tuuhan dawaton ang inahan. Ang pagsabi niya na narito ang iyong ina, ibig sabihin doon na gusto ibinilin din ng ating Panginoong Hesus doon sa mga tao na tanggapin si Birhen Maria, respetuhin si Birhen Maria, at paniniwalaan si Birhen Maria. Dahil ang Birhen Maria na ito, na ina ng ating Panginoong Hesukristo, ay ang bagong Eva, the new Eve. At itong bagong Eva, the new Eve, ay ang susunod na advocator, manlalaban. Kung si Hesukristo ang unang manlalaban, ang musunod nga manlalaban, wala lain kundi ang bagong Eva nga mao si Birhen Maria. If Jesus Christ is the first advocator, then the new Eve, Blessed Virgin Mary, is the next advocator of mankind. Kaya, dito na nagtatapos ang pagtawag na babae. Hindi na dapat babae ang tawag kang Birhen Maria, kundi ina, mother na. She is our blessed mother. Kaya nga, blessed mother ang tawag sa kanya. Tapos na yung babae. Sinabi lang ni Jesus yun para ipapahiwatig na itong Birhen Maria, ang ina niya at ina nating lahat, ay ang bagong Eva. At pantay na ang lalaki at saka ang babae. Hindi na kailangan mawala na sa ating isipan na ang babae ay ang siyang dahilan na nagkasala ang lalaki. Dahil heto na nga, ibinangon ng ating mahal na ina na si Blessed Mother ang imahe ng mga kababaihan. Sana mga kapatid na intindihan ninyo ang mensahe o ang topiko natin ngayon. At sana hindi na kayo magtataka kung bakit babae ang tawag ni Jesus kay Birhen Maria. Uulitin ko, may dahilan kung bakit babae ang tawag ng ating Panginoong Jesus doon sa kanyang ina na si Birhen Maria. Ipinapahiwatig lamang niya na si Birhen Maria ang bagong Eva, the new Eve. Si Hesukristo ang bagong Adan. Yung Adan na nagkasala doon sa paraiso, yun ang ating ama, biological father natin. Yun ang, sa Bisaya, tawhanong amahan. Human father. At ito naman ang si Hesukristo, ang bagong Adan, the new Adam, Adam or the new Adam, ay ang ating spiritual father. At yung Eva na nagkasala doon sa paraiso, yun yung ating biological mother or human mother. Tawhanon nga inahan.
At ito na ito ngayon si Virgin Maria, ang bagong Eva ay ang ating spiritual mother. At hindi lang siya spiritual mother natin, siya rin yung next advocator, ang musunod nga manlalaban. Naway pagpalain kayo ng puong may kapal at naway ang Espiritu ng Diyos ay sumasa inyo nang sa ganun ay maintindihan ninyo ang mensahe ng ating puong may kapal. God bless you.